Ang suliraning pangkapaligiran ay tumutukoy sa anumang pangyayari, kalagayan o problema na may kinalaman sa pagkasira ng kapaligiran at sa balansing ekolohikal. Mahalagang matukoy kaagad ang mga suliraning ito upang masolusyonan o maagapan sapagkat kalaunan ay maaaring ikasira ng pamayanan. Dahil sa patuloy na pag-unlad kasabay ng pag-usbong ng malalaking industriya at ng hindi mapigilang pag-unlad ng ekonomiya, patuloy na nasisira ang biodiversity o ang pagkakaiba-iba at pagiging katangi-tangi ng lahat ng anyo ng buhay na bumubuo sa kalikasan. Sa videong ito, ating pag-uusapan ang dalawang halimbawa ng suliraning pangkapaligiran na nararanasan ng ating bayan. Una na rito ay ang mining at ang quarrying, kung ano talaga ang epekto nito sa pamayanan. Ang pagmimina o mining ay isang proseso ng paghuhukay at pagkuha ng mga metal, di-metal at mineral mula sa lupa katulad ng uling, ginto, pilak, platinum, tanso, bakal, langis, likas na gas, at iba pa. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpipiga, paghahango at paghuhugot. Ang pagmimina ay isa sa mga pangunahing industriyang nakatutulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Sa liderato ni dating Pangulong Noynoy Aquino, maraming negosyante mula sa ibang bansa ang pinaunlakan upang mamuhunan sa pagmimina. Dahil dito, malaking dolyares ang pumapasok sa bansa. Nagbubukas din ito ng mga bagong trabaho para sa mga Pilipino. Sa kabila ng maraming benepisyong natatanggap patungkol sa pagmimina, na isasakripisyo naman ang kalagayan ng kapaligiran. Ayon sa 4th Philippine National Report to the Convention on Biological Diversity noong 2009, may 23 malalaking minahan sa bansa na matatagpuan sa natitirang key biodiversity areas tulad ng Palawan, Mindoro, Sierra Madre at Mindanao. Naaapektuhan ng pagmimina ang samut-saring likas na yaman. Sa legal na proseso ng pagmimina, may karapatang gamitin ng minahan ang mga yamang tubig na bahagi ng miniminang lupain. Dahil dito, ang mga ilog at lawa na pinakikinabangan ng mga komunidad para sa kanilang irigasyon, paglalaba at inuming tubig ay nakokontamina at nalalason. Dahil sa kemikal na kumakalat sa mga ilog, nagkakaroon ng mga fish kill katulad na nangyari sa Leyte na sumira sa kabuhayan ng mga mangingisda. Nagkakaroon ng mga trahedya dulot ng pagmimina at ng mga inabandonang minahan. Ayon sa SOS Yaman Bayan Network, hindi dapat pinahihintulutan ang mga pagmimina sa lugar na may mataas na banta ng pagbaha, pagguho at iba pang maaaring magdulot ng trahedya. Bukod dito, mahigit 8,000 inabandonang minahan na hanggang sa ngayon ay nananatiling nakatiwangwang, di inaayos at hindi man lang pinag-aralan. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng pagguho o peligro mula sa lindol o pagbaha. Dahil sa hindi mabuting epekto ng pagmimina, nagpatupad ng mga batas para maiwasan ang mga ito. Una ay ang pagpapatupad ng Philippine Mining Act na isabatas ito noong 1995 upang makapagbigay ng makabuluhang panlipunan at pangkapaligirang kaligtasan mula sa pagmimina kasama ang obligasyon ng mga industriyang nagsasagawa nito. Ipinatupad ito upang masubaybayan ang operasyon ng pagmimina sa buong bansa kasabay ng pangangalaga sa kalikasan. Layunin din ng batas na ito na bigyan ng makatwirang kadahilanan ang pagmimina para mapalago ang kalagayan ng bansa nang hindi na isasakripisyo ang kapaligiran at karapatan ng mga apektadong pamayanan. Ang sumunod dito ay ang Executive Order No. 79. Ito ay pinatupad upang makapagbigay ng proteksyong pangkapaligiran, masuportahan ang responsabling pagmimina,
at makapagbigay ng karampatang revenue sharing scheme kasabay ng paglago ng industriya ng pagmimina. Layunin nitong maitaas ang revenue ng gobyerno mula sa pagmimina, mapabuti ang mga pamantayang pangkapaligiran, malahad ng kabuuang pangbansa at panlokal na batas ukol sa pagmimina. Nakasaad din sa batas na ito na pagmumultahin ang sinumang lumalabag o lalabag sa mga pamantayan ng batas. At ang huling batas ay ang Philippine Mineral Resources Act of 2012. Ang batas na ito ay naglalayong aregluhin ang mga makatwirang pananaliksik sa pagmimina at masubaybayan ang paggamit ng mga mineral resources. Naglalayon din itong siguraduhin ang pantay-pantay na benepisyong na ibibigay ng pagmimina sa estado ng Pilipinas, sa mga katutubo at sa mga lokal na komunidad. Ang ikalawang suliranin pangkapaligiran ay ang pag-quarry o quarrying. Ito ay isang proseso ng pagkuha ng mga bato, buhangin at iba pang materyales sa pamamagitan ng pagpapasabog, paghuhukay o pagbabarena. Madalas na ang kinukwari ay ang mga bundok na pinagkukunan ng mga bato at yung mga tabing dagat na pinagkukunan ng buhangin. Ang malalaking bato ay pinagpipira-piraso sa nais na laki depende sa pangangailangan. Tinatawag itong graba. Ang mga graba, buhangin at iba pang materyales ay madalas gamitin sa paggawa ng mga kalsada at estruktura. Ang materyales na nagmumula sa pagkukwari ay ginagamit sa paggawa ng mga gusali, kalsada, tulay, bahay at marami pang iba. Malaki ang kontribusyon ng pagkwari sa kaunlarang panlipunan ng isang pamayanan sapagkat natutugunan nito ang kagamitang panangkap na kinakailangan sa paggawa ng mga pasilidad at serbisyo sa mga komunidad. Bukod dito, nagkakaroon din ng karagdagang oportunidad sa trabaho, partikular ang mga engineer, mekaniko at iba pa, maging sa negosyo ng konstruksyon. Ano nga ba ang epekto ng pagkukwari? Ang polusyon sa hangin na dulot ng alikabok at usok na nagmumula sa kwarihan ay isa sa mga masamang epekto ng quarrying. Bukod sa polusyong dulot nito, maaaring ding pagmulan ito ng mga sakit sa baga. Sa proseso ng quarrying, mula sa pagkalap ng materyales hanggang sa paghulma nito, lumilika ito ng malakas na ingay mula sa makina at iba pang kagamitan. Lumilikha rin ito ng mga basura o quarry waste na maaaring makasira sa kapaligiran, partikular na sa katubigan sapagkat naiipon ang mga ito sa ilalim. Ang pinakamatinding epekto ng quarrying ay ang pagkasira ng biodiversity at balancing ecological. Ang biodiversity ay kinabibilangan ng mga tao, hayop, halaman at iba pang may buhay. Ang lahat ng ito ay konektado sa isa't isa. Ang iba pang epekto ng quarrying ay pagkasira ng tanawin, pagguho ng bundok, pagkasira ng mga kuweba, pagbaha at pagkawalan ng sustansya ng lupa, pagdumi at pagkasira ng mga ilog at baybayin, kaguluhan sa lupain, pagkawala ng mga lupain, at pagkawala ng buhay at kabuhayan. Sa videong ito ay napakita natin kung ano ang magandang dulot ng pagmimina at quarrying. Gayunpaman ay meron din itong negatibong dulot. At bilang pagtatapos, sa patuloy na paglaki ng populasyon, lumalaki rin ang pangangailangan ng mga tao kaya patuloy pa rin ang quarrying at pagmimina. Paano mababalanse ang paggamit at pangangalaga nito? Ano kaya ang maaaring alternatibo upang hindi masira ang kalupaan at ang ating kapaligiran? Kung kayo ay mayroong kasagutan, maaari nyo itong ilagay sa comment section. Maraming salamat, nawa ay patuloy pa rin nating mahalin ang ating kapaligiran.